Okay, so what's up guys? Now, mag-unbox tayo nito. So, ano nga ba to? So, ito, nabili ko sa Shopee. So, ito is, ito yung kwan. Ito yung tinatawag nating chest mount belt harness for cellphone. Wala naman akong action camera, but marami naman akong napanood doon sa YouTube about paggamit ng kanilang mobile phone or yung mga smartphone for recording their moto vlogging, and yung output naman is good. So unbox na natin siya. Okay, yan, and then nakabubble wrap sa loob, tapos it contains wala na, so ito lang siya, isang plastic lang, pero almost nandito na lahat yun. So open natin. So we have here, I think it is called as J connector. So J connector yan. And we have here yung connector din siya. Yan. So we'll find out later kung paano ba to. Okay. And then ano pa? So ito yung ating cellphone holder. Okay, yan. Bakit gusto ko yung cellphone holder na to? Kasi yung cellphone holder na to is hindi siya yung mechanism niya for holding the cell phone is not for spring, pero it is for screw. Yan, kasi for my experience, mas secured kapag ganito siya. Okay, yan, mas secured siya kapag ganyan. Next is we also have ano pa, ito yung kanyang screw. So ito yung gagamitin nating screw for fastening yung ating ito doon na ikakabit sa ating body harness. Ganyan siya, ganyan. Okay, and let's assemble this one. So ito yung parang main body harness niya, medyo may kalakihan lang. Okay, para makita nyo kung paano yan. Ganyan siya. So ito is nasa harap, and this one is nasa likod siya, and dito pala yan. Baliktad. Okay, so in order to assemble this one, ganyan. Tapos, isusok mo na yan. Mamaya, i-demo ko. Pero, for now, we are going to assemble yung ating chest mount cellphone holder. So, since meron tayong slot dito, so, ikakabit natin yung J-connector natin. Yan. J-connector. Yan. Tapos, yan. Okay. I hope nakikita. So, yan. And then, yun. Napasin naman siya. Okay, tapos, we also need to connect yung ating cellphone holder dito sa connector na to. Kasi dapat nakakonect siya. Yan. Wala kasing other way to connect yung cellphone holder natin dito. That's why we need yung ating connector na to. So, yung connector na to, ganyan, assemble lang natin. Or, pwede rin yung cellphone holder na lang yung iikot natin. Or, pwede na naman ito. Ayan. Okay. So, tingnan natin kung ganyan ba. Or, pwede rin balik na rin, diba? So, kapag ganyan. So, kapag ganyan siya, or ganyan, kung ganyan na gusto nyo, pwede din naman. Pero, sa akin, is, babalik na rin ko lang to. Ganyan. And then, fasten na. Pa-fasten na natin na make sure na hindi naman gaanong malakas, kasi baka masira natin. Okay, and then, ito. Ilalagay na natin. Yan, ganyan. Tapos, ito na yung ating screw. Yan, pa-fasten na natin yung screw natin dito. Make sure lang na nag-a-align yung butas nila para mas madaling maipasok. Okay? So, yun. Pumasok na siya. And, yan. We have to make sure na tight siya. Tight. Yung hindi medyo gumagalaw. Okay? So, yan. Ito yung ating assembled na chest mount holder. Yan. Okay now. So, i-set up na natin or i-mount na natin yung ating chest strap.
sa ating chest kasi chest naman siya, di ba? Okay. So, yan is meron naman tayong adjacent dito na if you ever feel na medyo mahaba is i-adjust nyo lang siya through this, yung mga adjacent na to. So, dalawa siya na yung ikakabit natin sa ating neck. Okay, so itatry na natin isuot siya. So, una is pinasok ko sa aking kamay and then sa ulo. Tapos, yung sa likod is kukunin ko lang or dodokotin ko lang yung imamount ko sa harap. Then, yun. So, ito na. Ganito yung final output or kung yung ating linagay na sa ating chest. Okay, so ito yung cellphone ko. Since ginagamit ko yung camera ko for video, ito na lang muna. So, ganyan siya. And pwede na naman natin i-adjust to depende sa tungo natin. And have a plenty of samples na lang sa ride. 2 hours later. Okay, so magpapakita ko ng series of videos na aking setup. And baka mapapansin nyo na iba-iba yung tungo ng aking camera. So, still, I'm still discovering kung ano yung best and gusto ko na setup or tungo ng aking camera. So, makikita nyo sa series of video, iba-iba yung ating samples. Okay, so dito na part na to is since merong bridge na ginagawa doon sa ating right is talagang napaka rough road dito. Pero as nakikita nyo is yung motor ko lang yung parang nag-absorb ng vibration and then sa aking camera is stable pa rin siya. Okay, so good. Goods na goods yung ating setup and camera also.
Okay guys, so that's it for our video for today. I hope na meron na naman kayong nalaman about sa pagtitipid. If you want to start your moto vlogging, just using your camera or smartphone. So, ride safe always. Thank you for watching.